Hi guys! Sabi nito, sasya ko po sa inyo kung ano ba itong boss post tsaka itong boss unavailable. So yung dalawang yan, yun yung aalamin natin guys kung yan ba ito ay ma-delete, ito ba ay matanggal, itong boss unavailable na to at itong boss post. So yun guys, yun yung gagawa din ng content kasi nga po mayroon po nag-comment sa akin dito. Ito si Sir Jose Libudan. Shout out po sa inyo, Sir Jose Libudan. Ang comment niya dito guys, Lods, paano tanggalin ang boost post at promote? Please pakisagot Lods, new subscriber po, pa-shout out po. So shout out po sa inyo Sir Jose Libudan. So ang comment niya po dito guys, ay paano daw tanggalin itong boost post at itong promote. Sasama na natin to guys, itong boost unavailable. Kasi nga marami pong nagtanong kung paano ba i-delete, paano ba tanggalin. So yun yung sasagutin natin guys sa mga katanungan nyo po kung ano ba ang dapat gawin dyan. Ma-delete ba ito, matanggal ba ito, itong boost post at itong boost unavailable. So panoorin nyo itong video to guys hanggang dulo para malaman nyo po kung paano natin gawin yan at ano ba itong boost post tsaka itong boost unavailable. At bago mangyari yan guys, meron muna ako papasalamat dito bilang appreciation ko lang po. Ito si Ma'am Lenrick. Shout out po sa inyo Ma'am Lenrick. So ito si Ma'am Lenrick guys, isa din pong supporter sa ating YouTube channel at dito sa ating Facebook page na Kuya Chris TV po. So yun guys, namangha po ako, nagulat po ako kay Ma'am kasi nga nag-appreciate po siya sa atin sa ating content video. So Ma'am, maraming salamat po sa inyo. Alam niyo po ba na kayo po ang unang naka-virgin o unang pag-appreciate sa aking mga content video dito sa aking Facebook page. So yung una si Ma'am Gilds TV. So shout out sa inyo Ma'am Gilds TV. Siya po doon sa ating YT channel, siya po yung nakapag-appreciate, nag-send din po siya sa atin. Then ito po si Ma'am ay nakapag-send din po sa atin dito sa ating Facebook page. Itong dalawang to, sila yung naka-virgin. So maraming salamat po sa inyo Ma'am diyan sa pag-appreciate niyo po sa aking mga content video na meron po kayong natutunan. Sana po talaga meron kayong natutunan para marami din po tayo dito matututo sa pag-edit ng video para sa vlog po natin po. So yun Ma'am, maraming salamat po sa inyong suporta. So yun guys, sasagutin na natin yung katanungan ni Sir Jose kung paano ba tanggalin itong boost post o ano naman itong boost unavailable. So itong dalawang to guys, ito yung sasagutin ko. At sana po, panoorin nyo itong video ito hanggang dulo para malaman nyo po kung ano ba ito talaga itong dalawang to. At para mangyari na yon, proceed na tayo. So yun guys, sasagutin ko na po yung katanungan ni Sir Jose kung paano tanggalin itong boost post na to. So ang masasagot ko po dyan sa inyo sir, so yung boost post dyan na nakalagay po dyan sa ating wall sa pag-upload natin sa ating mga content video o ano man yan, boost unavailable man yan, boost post. So alam nyo po ba na maganda ang benefit niyan, maganda po ang malalaman natin dyan sa dalawang iyan? At masasagot ko sa inyo, hindi to pwede mag-delete. Maliban na lang kung si Facebook ay mag-update na ialis na niya po itong features na to dito sa ating content video. So yun guys, hindi po yan ma-delete hanggat hindi po gusto ni Facebook. Kahit sino man, hindi po yan pwedeng alisin dyan. Features po yan. Choice po yung sa atin dito guys na nasa atin na po ang desisyon kung tayo ba ay magbo-boost post, kung tayo ba ay magbabayad para maikalat ng ating mga content video at para malaman ng mga tao at ang ating branded name dito para makilala ang ating pangalan. Yun nga lang guys, itong dalawang to, itong boost post na to, itong boost post muna unahin ko. Itong boost post na to guys, para lang po talaga ito sa mga monetize na mga content creator na or mga business na pwedeng malaman ang ilang mga service or product. So maganda lang po talaga ito para sa mga nagninegosyo para makilala ang kanilang brand name at kanilang product at kanilang servisyo. So yun guys, maganda lang po talaga ito. At kung ikaw ay monetize na, maganda lang ito sa mga content creator na mga malalaki na, yung mga kilala na, para mas malalo pang ma-spread o kikita pa sila dito guys sa boost post na to. Pag monetize ka na, sugal-sugal to eh. Pag once na nagbayad ka, mag-i-spread. So yun guys, kikita ka rin naman doon kasi nga makilala din naman at marami makapanood sa inyong video, sa views na yun. So yun guys, maganda lang itong boost post na to. Pero nasa inyo na po, kung magbo-boost post po kayo dyan sa inyong mga content video, hindi po ito required sa mga hindi pa po monetize. Kasi nga po, hindi po talaga ito strong para sa requirements ni Facebook para ma-meet lang yung kanilang kriteria dito sa in-stream ads o sa ads on reels o saan man yan, live ads. So yan guys, hindi po ito required talaga itong boost post para makakuha ng, makagain ng mga views tsaka followers. Hindi po ito para sa mga hindi pa po monetize. So yun guys, yan po yung anong boss post na yan. Alam nyo ba yung boss post na yan tsaka boss unavailable, itong dalawang to guys, maganda ang benefit nito para malaman po natin kung eligible ba yung mga content video natin, pasado ba sa kanilang content policy ni Facebook. So ganito ang gagawin natin dyan. Alam nyo ba na maganda yan?
hindi nyo po pwedeng tanggalin, i-delete yan kasi nga features po yan ni Facebook. So yun guys, punta tayo sa ating Facebook. So punta tayo sa ating Facebook, click Facebook. So dito guys, ito yung aking Facebook na profile account. So pang privacy ko ito guys, para lang po ito sa family ko, sa personal life. So hindi ako dito nagbablog. So dito guys, makikita nyo po dito na may features po si Facebook dito na para po mas mabigyan tayo ng choice o mamonitor po natin ng ating Facebook account na ano ba ang dapat natin gawin para makagawa tayo ng idea kung para mapapabuti pa o mas mapa-spread pa o mapaayos pa ang ating mga content video at maging okay yung performance ng ating Facebook account. So dito guys, kung nakikita nyo, itong reach more people, merong boost your post. Ito yung bagong pakana ni Facebook na features niya. So dito guys, click na po natin ito. Itong boost your post. Tingnan natin dito guys ha. Dito guys, kung nakikita nyo po dito, itong boost post na to, pag kiniklik nyo po iyan, choose a post or reel to boost. Only eligible posts and reels are displayed. So ibig sabihin guys, dito po, ito yung mga naka-display dito na sa ating wall na long videos, long form, and then itong mga reels. Ibig sabihin dito guys, na naka-display, ito po yung mga pasado sa content policy ni Facebook. So dito guys, so nalabas na po. Yan. Itong mga to guys, makikita mo po ito pag eligible, pag once na nakalagay po siya na boost post. So yan guys dito, mag-back tayo. Check natin yung mga in-upload kong video dito. So yan guys, makikita nyo po dyan na boost post. Then, ito guys, bonus unavailable. So susunod, sasabihin ko po sa inyo yan. And then, ito, boost post. Boost post. So dyan guys, boost post. Yan. So itong boost post na to guys, dito nyo po mamonitor. At ito po guys, nagbibigay po sa akin ng kaalaman ito na ibig sabihin eligible po yung mga content video natin na nakalagay na boost post. So deserve po siya na maikalat. So pwede siyang ikalat guys ni FB. Pasado po siya sa content policy ni Facebook. Pwede po siyang i-spread, ikalat sa pamagitan ng boost post, sa pamagitan ng pagbabayad mo. So yun guys, yan po yung benefit niya ng boost post. Malalaman po natin, mamonitor po natin kung yung content video natin ay pasado. So yun guys, nakalagay po dyan boost post. Dito naman tayo sa boost unavailable na sinabi nyo. So hanap ako ng boost unavailable. So yan. So itong boost unavailable guys, ano ba yung malalaman natin dito? So ito guys, sa boost unavailable na to, dito nga rin po malalaman, mamonitor nyo po dito kung ano ba ang mga policy dito kay boost. Ano ba ang dapat na mga ibuboost na mga content video, na picture, o ano man yung dapat na ibuboost dyan. So dito guys, makikiklik nyo po yung boost unavailable. Then click nyo po yung learn more. So dito na tayo guys sa why is my boost unavailable. So dito guys, makikita na po natin dito, mamonitor na po natin dito kung ano ba yung mga policy dito sa pagbuboost na ito. Ano ba yung mga dapat ibuboost, ano ba yung mga pasado na content video, picture dito na dapat ibuboost. So dito guys, i-check nyo na po yun. Dito, pag kiniklik nyo po yung boost unavailable, makikita nyo na po dito yung kanilang policy. So yun guys, ang napakadami dito policy, basahin nyo na lang po kung gusto nyo po. Yan guys, cover photos can't be posted. So yan guys, this post can't be posted. Shared post can't be posted. Napakadami dyan guys, basahin nyo lang po talaga yung policy nila. Then click nyo lang po itong arrow. Yan nyo, ang dami po dyan guys. Pag once na mabasa nyo po dyan, bakit hindi po siya pwedeng ibuboost yung inyong content video na yon? Baka sakaling ito po ay na i-upload na po ng iba at hindi po yan original content, at baka sakaling hindi pasado ang inyong content video na topic, yung inyong niche dyan, at baka sakali po ang inyong background music ay ito may na-trace o na-detect na ito ay may copyright, so may magki-claim. So ganun po ang mangyayari dyan guys. Dito guys yung mga link na galing sa YouTube. So yun guys, na pwede ditong i-link nyo po dito sa inyong Facebook. So meron mga ano dyan guys na hindi po siya pwedeng i-boost yung mga link na yan. So basahin nyo po dito guys kung ano pa yung malalaman nyo po dyan about dito sa pagbuboost. Ano yung mga hindi pasado na ibuboost na mga content video. So yun guys, yan po, makikita nyo po dito, mamonitor nyo po dyan. So yun guys, yan lang po yung makishishare ko po sa inyo na yung mga nagtatanong sa akin na itong boost post, paano ba tanggalin, paano ba alisin? Itong boost unavailable, paano ba tanggalin, paano ba alisin? Ano ba ito? Yung dalawang yan guys, hindi nyo po yan matanggal-tanggal, hindi po yan may delete-delete. Bakit? Kasi nga po, yan po ay for the choice nyo po. At yan po ay magkakaroon po kayo ng idea. At yan po ay features ni Facebook. At nasa inyo naman po guys kung magpapaboost po kayo.
nasa inyo na po guys kung gusto nyo pong ipapakalat pang inyong content video. At kung magpapakalat na kayo ng content video guys, make sure nyo lang talaga na ang inyong video ay ito ay malaman. Ito ay mayroong matutunan ang mga tao. Ito ay pangmatagalan na content video na nakaka-inspire na inyong topic, inyong content, inyong niche sa inyong content video. Huwag po kayo basta-basta magbo-boost dyan kung walang kakwenta-kwentang content video nyo po. Useless lang yan. Wala pong mag-share pa dyan. Nagbo-boost nga si Facebook, nakikita dun sa wall ng mga karamihan na target. Eh hindi naman po nila ma-share din para mas ma-spread pa. Useless. Kasi bakit? Walang kakwenta-kwentang content video nyo. So dapat yung mga content video informative, dapat ito din ay authentic, dapat din po ito ay creative, ini-enhance nyo po, mas pinapaganda nyo pa po. Dahil yun dapat para mas ma-share pa po siya ng mga karamihan, shareable po siya, hindi lang siya Facebook ang mag-share, kundi pati na rin po yung mga nakapapanood dahil nagustuhan nila. Kasi nga meron po silang nakukuha, meron silang natutunan dahil ang content video nyo ay may laman. So yun guys, yan po yung mga kasagutan sa tanong nyo po, itong boost post, itong boost unavailable, kung paano tanggalin, paano ang alisin yan. Hindi po yan pwedeng tanggalin, pwede po yan alisin hanggat hindi po nag-update si Facebook na ang kanyang mga features ay ganito na. So yan guys, yan po ay galing po kay Facebook sa features natin dyan, sa wall natin, sa pag-upload natin mga content video. So yun guys, sana po naintindihan nyo itong content video na ito at sana po meron kayo naunawaan at sana po nakatulong. At kung nagustuhan nyo itong video na ito guys, pasupport nyo nga po sa ating YouTube channel, Kuya Chris TV po, pati na rin po sa ating Facebook page, Kuya Chris TV po guys. At kung meron kayo mga suggestion at katanungan guys, comment down below lang po kayo dyan sa baba at huwag na rin po kalimutan mag-like and share. Guys, maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.